Coding for Beginners and Introduction to Programming. Ginawa ko tong video na to guys para sa mga incoming first year college and also para sa mga incoming ICT, senior high school, and para na rin sa mga gusto lang magkaroon ng background sa coding and programming. And also, isama nyo na rin guys yung mga second year and third year na hanggang ngayon hindi pa rin familiar sa coding and programming. Meron kasing mga ganun guys na hindi talaga nila na-familiarize yung fundamentals ng coding and programming. At the end of this video guys, I'm pretty sure na pag-start ng klase is meron na kayong background kung paano mag-program at mag-code. So without further ado guys, simulan na natin. Since we're talking about programming, the first question na dapat nating itanong guys is, ano nga ba ang programming? What is programming? Programming is the process of telling computers what to do by writing instructions in a special language that they can understand. In Tagalog, ang programming ay ang pagbibigay ng instructions kay computer kung ano ang dapat niyang gawin at sundin. Ngayon na alam na natin guys kung ano yung programming, which is yun yung process, alamin naman natin ano naman yung mga programmer. Programmers are the people who writes instructions that the computer follows to perform a task or solve a problem. Sila yung mga tao na nagbibigay at gumagawa ng mga instructions na sinusunod ni computer para gawin ang isang task or lutasin ang isang problema. Ngayon na alam na natin kung ano yung programming at ano yung mga programmer. Ano naman guys yung program? Yung program guys, yun na yung collection ng mga instructions na ginawa natin bilang mga programmer. Now na alam na natin kung ano yung programming at ano yung programmer at ano yung program, ano yung mga example naman ng isang program? So, ang ilan sa mga halimbawa ng program guys? Calculator, yung mga video games, mga mobile application, yung mga desktop application, and even yung mga social media apps natin guys. Yan yung ilan sa mga halimbawa ng program. Kumbaga, ito yung mga digital goods na ginagamit natin. Kung yan yung ilan sa mga halimbawa ng program guys, ano naman yung mga instructions na yun, yung mga ginagamit natin pang code para mabuo natin tong mga program na to? Ito naman guys, yung tinatawag na programming language. Yung mga programming languages guys, yun yung mga code na ginagamit natin para makapagsulat ng instructions. Basically, maraming programming languages guys. Bigyan ko kayo ng ilan sa mga example. So, meron tayong tinatawag na Python programming language. Itong Python programming language guys, isa tong programming language na ginagamit sa artificial intelligence, web development, data analysis, and automation. Another thing guys, is yung pinakasikat, meron tayong tinatawag na Java programming language. Ito naman yung ginagamit sa pag-develop ng application, yung mga mobile app, and also ng mga desktop applications. Isa pa sa mga programming languages guys is yung madalas pag-aralan sa first year, yung C++ programming language. Ito naman guys yung ginagamit sa game development and robotics and etc. Actually, marami silang mga gamit. So at least ngayon, meron na kayong idea kung ano yung mga programming languages. So iba-ibang klase yan at may iba't ibang gamit sila. Ngayon guys, kagaya ng ibang trabaho, yung pagiging programmer at yung pagpo-program at yung programming, meron din yung mga plano at blueprint. So simulan natin guys dun sa tinatawag natin na algorithm. Yung algorithm guys, ito yung isa sa plano ng pagpo-program. Ito yung step-by-step instructions or procedure na dapat i-execute ng program mo. Okay, dito nakalagay kung ano yung dapat gawin ng program mo. Tinatawag din ito na finite set o precise instruction. So, kailangan ito ay sunod-sunod at specific. Si algorithm guys, ito yung step-by-step na plano. Okay, written plan. Meron naman guys, yung tinatawag natin na flowchart. Ito namang flowchart guys, plano rin to. Pero unlike kay algorithm na written, si flowchart guys is illustrated or yung tinatawag natin na graphical illustration ng ating plano or ng blueprint ng ating program. Graphical illustration, graphically illustrated, basta graphics yan, nakikita natin siya. Hindi lang natin basta binabasa. Dahil graphics to guys, merong involved na mga shape dito. Ang tawag doon is yung mga symbols. Dahil si flowchart at si algorithm ay parehas na plano guys, meron silang pagkakapareho. Kaibahan lang si algorithm nakasulat, si flowchart is naka-illustrate. Pareho silang input, my process, and my output. So, ang difference lang dito guys, pag tinignan mo si flowchart, meron siyang start at meron siyang end. Kasi nga, graphical siya. So, kailangan, alam natin kung saan magsisimula yung graph. Unlike kay algorithm, dahil written siya, automatically, yung number one, yun yung start. Ngayon guys, hindi lang yan yung part ni flowchart. Marami pang symbol na pwedeng gamitin sa paggawa ng flowchart. So, depende yan sa program mo. Kung mas komplikado or mas complex yung program mo, mas complex yung algorithm, mas maraming symbol na pwedeng ma-involve. Kasama na dyan guys yung terminal, decision, alternate process, preparation, merge, and etc. Napakarami yan guys. So ito yan. Bukod kay algorithm at kay flowcharts, meron pa tayong isang klase ng plano. Ito naman yung tinatawag natin na pseudocodes. Itong pseudocodes guys, kahawig siya ni algorithm kasi hindi siya naka-illustrate. Nakasulat din siya, okay? Naka 1, 2, 3 din siya. Pero ang kaibahan lang, si pseudocode mas madaling intindihin. Kasi guys, kay pseudocode, gumagamit na tayo ng mga English language. Kumbaga, hindi na kagaya
kalagayan ni algorithm na sobrang technical. Si pseudocodes, medyo may mga halong English na yung instructions natin. So, mas mabilis siyang maiintindihan. At yun na nga yung isa sa mga purpose ni pseudocodes, guys, bakit may halo siyang English, is para mas mabilis siyang maintindihan ni programmer. Kasi si programmer yung magsusulat or magta-type ng mga code. Imagine mo na lang kung sobrang daming step ng algorithm mo, diba? Sobrang hirap nun. So, mas maganda na ka-pseudocodes, guys, kasi mas mabilis nating maiintindihan kung ano yung dapat nating i-code. Ngayon na alam na natin yung basic ng programming, kailangan na natin magsimulang pag-aralan kung ano naman yung mga basic ng coding. So, dahil pag-aaralan na natin yung coding, guys, ito na ngayon papasok yung ating mga code editor. So, magkakaiba yan, guys. Code editor, compiler, and IDE. So, guys, yung code editor, ito yung kumbaga lightest, okay? Ito yung text-based tool na ginagamit natin para magsulat ng code or mag-type ng mga codes. Ngayon, guys, pag kailangan na nating i-compile, kailangan na natin ng compiler. So, magkaiba sila, guys. Ngayon, yung IDE naman, ito yung tinatawag natin na Integrated Development Environment. Ito naman, guys, kasama na lahat. Nandito na yung code editor, compiler, debugger, testing tools. So, basically, pag IDE na yung gamit mo, pwede mo nang i-output yung software mo or yung program mo. Marami ka nang pwedeng gawin. Kumbaga, ito na yung kompleto. So, ngayon, guys, hindi pa naman tayo gagawa ng sobrang complex na program. So, ang mas magandang gamitin natin ngayon, guys, is compiler. Ang gagamitin ko is yung online compiler, yung onlinegdb.com. Ito yung madalas kong ginagamit nung nag-aaral pa ako. Kasi kailangan natin ng compiler para ma-demonstrate ko sa inyo yung basics ng coding. Okay, guys, ngayon, simulan na natin. As you can see, open na yung ating compiler. Ito yung gamit, guys, yung onlinegdb.com. So, online compiler yan. Ngayon, pag-aaralan na natin yung basic ng programming. Ang gagamitin kong programming language, guys, is yung tinatawag natin na Python programming language. Bakit? Kasi mas madali siyang intindihin. Dahil hindi na masyadong komplikado yung mga code na ginagamit dito or yung syntax. Mas advanced na kasi to, guys, okay? So, dito ko na lang din isusulat yung mga sasabihin ko ng mga keywords and details ng topic natin ngayon. Pero hindi pa ito yung codes, guys, ha? Gusto ko lang makita ninyo. So, bago natin simulan yung coding, guys, naaalala nyo ba yung pinag-aralan natin na sabi natin yung program meron siyang input and output. Ibig sabihin nun, guys, kaya siya may input, meron tayong data na dapat ibigay sa kanya. Kaya nga input, maglalagay tayo ng data sa loob ni program. Ngayon, guys, paglabas nun, yun ay data pa rin, pero process na. Nagawa na ni program yung dapat niyang gawin dun sa data. Yan yung pag-aaralan natin. Meron tayong tatlong bagay na dapat malaman. Yung data, variable, at saka yung value. Sisimulan natin, guys, sa data. Since kailangan nating mag-input, ibig sabihin, kailangan nating magbigay ng data, merong iba't ibang klase ng data, guys. For example, ang program mo is ito, calculator. So, manghihingi siya ng data sa'yo. Mag-i-input ka ng number, tapos ipaprocess niya kung ano bang gusto mo. Multiplication, addition, subtraction, or division. So, ito yung iba't ibang uri ng mga data, guys. Kagaya ng example ko kay calculator, guys, ang hinihingi niya is yung number na data. Ang tawag doon is integers. So, tatype ko na lang dito. Data types. Integers. Pag ang data is number, ang tawag doon is integers. Meron naman na letter lang. Sabihin natin, isang letter lang, okay? Or character. Yung data type niya is character. Paano naman pag ang in-input natin is word? Hindi siya number. Hindi lang din siya basta isang letra lang. Word siya. Or sabihin natin, phrase. Ang tawag dun, guys, is strings. And meron pa, guys, paano naman kung number na merong decimal point? Kunyari, 1.5, 1.2. So, hindi lang siya basta integers, guys, kasi may decimal point na siya. Ang tawag dun is float. Okay? Ngayon naman, pwede naman mangyari, guys, na sabihin natin may decimal point nga siya pero sobrang haba ng decimal value niya. Usually, nangyayari ito sa mga calculator na program, guys. Sobrang haba ng decimal value. So, ang gagamitin natin dito, guys, instead of float is yung double. Yung double kasi, guys, number din siya na may decimal point pero sobrang haba ng decimal value. And another thing, guys, meron pa tayong tinatawag na boolean data types. So, yung boolean data types, guys, ito yung mga data na merong value na true or false. So, basically, ito yung mga uri ng data types na kailangan ninyong tandaan, guys. Okay? Ngayon, natapos na natin pag-usapan yung data types. Ano naman yung variable? So, type natin dito. Ito na yung magiging pointers natin. Yung variable naman, guys, ito naman yung element kung saan natin ilalagay yung mga data natin. Para siyang memory or container. Ngayon, guys, maraming klase ng variable. Meron tinatawag na constant variable. Itong constant variable, guys, ito yung mga variable na hindi nagbabago yung value. Okay? Na
nanatili yung value niya. Meron naman mga tinatawag na predefined variable. Yung mga predefined variable. Ito mga predefined variable, guys. Ito naman yung mga variable na naka-built-in sa ating programming language. Kumbaga, para siyang mga keywords, okay? Ito yung mga variable na hindi mababago yung pangalan. Meron siyang pangalan at yung pangalan na yun, guys, hindi natin pwedeng palitan. Kasi usually, ang variable, guys, yung ginagamit natin madalas, ito, pwedeng palitan yung pangalan at pwedeng magbago yung value. Unlike dito sa dalawang variable sa baba, yung constant, hindi nagbabago yung value. Yung predefined naman, hindi pwedeng baguhin yung pangalan. So again, guys, yung variable, yun ay lagayan ng data. For example, nag-input ka ng data. Yung data mo, kailangan niyang isave sa isang variable. Yun yung magiging lalagyanan niya habang ginagawa yung process ng program. Ngayon naman, guys, isa pang classification ng variable, guys, is dumidepende sa data types. Kunyari, ang nilagay kong data kay variable is integer. Number yung nilagay kong data kay variable. Ang mangyayari niyan, guys, si variable, ang pangalan niya na is integer variable. Or for example, ang nilagay ko is letter. Or for example, ang nilagay ko sa kanya is word. So, ang magiging pangalan niya na is string variable. So, ganun, guys. Pwede natin siyang tawagin ganun. Depende kung anong data types yung nakalagay sa kanya. Ngayon, na alam na natin yung variable ay lagayan or parang container or memory, ano naman yung value? Yung value naman, guys, ito na yung tawag dun sa data natin na nakalagay sa loob ng variable. Okay? Yung data, pag nalagay natin yung kay variable, yun na yung value niya. And that could change. Pwedeng magbago yon. For example, ang data ko is 1. Tapos meron pa akong in-input pa na isa pang data, 3. Tapos yung process ng program ko is meron siyang addition. So, ang mangyayari, magiging 4 yung sagot. So, ang mangyayari dun sa data ko, mapapalitan na siya ng 4. So, ang tawag dun is value. So, yun yung magiging bagong value ng aking variable. So, again, guys, merong iba't ibang data types. May integers, may string, may float, may double, and may boolean. Also, yung variable is lagayan ng mga data. Once na yung data is nakalagay na sa variable, ang mangyayari, guys, yung data na yon, yun yung tinatawag na value. Yun na yung value ng variable. Ngayon, guys, to better illustrate this, papakita ko sa inyo sa coding. Ito, for example, gagawa tayo ng addition na program. So, una natin gagawin, guys, is kailangan nating mag-display, okay? Mag-print. Tuturo ko sa inyo yung print, guys. Usually, yung normal na pag-print o yung normal na pag-display, ganito lang siya kinocode. Tatype mo lang dito yung print, parenthesis, tapos lagay mo yung quote and quote, tapos ilagay mo yung words na gusto mong ipaprint or ipa-display dun sa program mo. Kunyari, hello world. Ayan. Tapos, run. Ayan, guys, nakita ninyo. Naka-display na siya. Hello world. Ganyan lang yung normal na pag-print. Ngayon, guys, using Python programming language, may isa pang paraan ng pag-print, okay? Nagdi-display ka, hindi lang para mag-display. Nagdi-display ka para manghingi ng input. Pag ganun na yung ginawa mo, guys, kailangan kasama na yung variable. Bakit? Eh kasi nga, yung variable, lagayan yun ng data na i-input ni user. So, paano nga ba yan, guys? Kagaya na sinabi ko sa inyo, guys, yung variable na gagawin natin, pwede yung palitan ng pangalan. So, ikaw, kung anong gusto mong itawag sa kanya. At dahil nga, addition yung ating example dito, guys, so may mga involved na number. So, tawagin na lang natin to na number 1. Okay? Ito yung ating unang variable. Ngayon, guys, maglalagay tayo ng equals. Ano yung equals, guys? Ito yung magiging value niya. Okay? Ito yung data na ilalagay ni user. So, dahil yung number 1, guys, yung ating variable or yung ating container, yung lalagyanan ng data, kailangan na natin manghingi ng input. Pero, guys, kailangan muna nating i-declare yung data types. Okay? Kung ano ba yung data na hinihingi natin. So, dahil number yung hinihingi ko, guys, ang gagamitin ko dito is int or integer. Sa loob niyan, ilalagay mo naman ngayon yung input. Bakit input, guys? Kasi nanghihingi tayo ng input or ng data kay user. After mong malagay yung input, guys, maglalagay ka ulit ng parenthesis. Okay? Kada may bago kang gustong gawin sa codes, guys, maglalagay ka ng parenthesis. Ngayon naman, after nating malagay yung input, di may parenthesis tayo ulit kasi gusto nating mag-display. Ang i-display natin, ito. Ito, typical to, guys. Enter the first number. Yan yung code na unang magra-run. Okay? So, lalabas yung display, ang nakalagay, enter the first number. So, anong mangyayari doon? Input yon. So, ibig sabihin, mag-i-input si user. Once na mag-input siya, guys, kailangan yung in-input niya is number or integer. Ngayon, guys, yung integer na yun, guys, masasave yun dito sa variable na number 1. Okay? And syempre, dahil addition yung gusto natin gawin, dalawang number yung involved. Hindi naman pwedeng 1 plus, tapos wala nang kasunod. Or 3 plus. Syempre, dalawang number lagi yun. So, it's either number plus number. Okay? So, para hindi na natin ulitin, i-copy na lang natin to, guys. Baba tayo. Tapos, i-paste natin. Pero, papalitan natin yung pangalan ng variable. Hindi kasi pwede na magkaparehas yung pangalan ng variable, guys. Magkakaroon tayo ng error. So, kung yung una is number 1, yung ikalawa is number 2. Tapos, dahil second number na to, yung di-display natin, hindi na first number. Lagay na natin, second number na, okay? And then, ngayon, guys, i-run natin. So, click mo lang yung run. Ayan. Enter the first number. So, kunyari, mag-enter ako 1.
enter. Enter the second number. Lagay ko naman 2. Then enter. Boom. May nangyari kasi nanghingi lang naman tayo ng input. Ngayon guys, papatunayan natin na gumagana yung ating input. At oo, nasisave nga siya dun sa ating mga variable. So paano yun? I-display natin. So paano ba mag-display? Tinuro ko na sa inyo kanina guys. I-print nyo lang. Parenthesis. Laging may parenthesis yan guys. Tapos, lagay mo yung number 1. I-print mo yung number 1. And then, comma, print mo naman yung number 2. And then, i-run natin. Okay? So, ito yung unang magra-run, yung line 1. Enter the first number. So, mag-i-input tayo. So, input natin, sabihin natin, 24. Enter. Enter the second number, sabihin natin, 30. Oh, guys, pag in-enter ko to ulit, dapat mag-print yung number 1 at number 2. Okay? Enter. Ayan, 24 and 30. That means guys, sigurado tayo na gumana yung ating unang function, okay? Nakapag-input tayo and na-save natin yung mga number na in-input natin and also, yung katunayan diyan is na-display natin siya. Ngayon guys, gagawin na natin yung calculations. Maglagay na tayo ng operator. Sabihin natin, gusto natin silang ipag-add. So, anong gagawin natin guys? So, dahil ipag-add na natin siya guys, so magkakaroon na ng isa pang value. So, kailangan meron ding nalagyanan yun, yung sum or yung total nila. So, sabihin natin, ang ipapangalan natin sa variable na to is sum, okay? Ano yung value ni sum? Equals, ito yung magiging value ni sum, guys. Si number 1, pag na-add siya kay number 2, yun yung magiging value ni sum, okay? So, ngayon, ipiprint ngayon natin. Ipiprint natin, hindi na si number 1. Kasi pag pinrint natin si number 1, ang lalabas, yung unang in-enter natin na number. Hindi na rin si number 2 ang ipiprint natin. Kasi pag pinrint natin si number 2, ang lalabas, yung in-enter natin kay number 2. Okay? So, ang ipiprint na natin is yung sum. Okay? So, una, magprint muna tayo ng words. So, again, kailangan natin maglagay ng quote and quote. Yung quote and quote, guys, ito kasi yung nagre-represent ng string or ng words. Sabihin natin, ang total ay, tapos lalabas ka na dyan guys. Paglabas mo dyan, magko-comma ka. Tapos ilalagay mo na dyan guys yung pangalan ng variable kung saan nakalagay yung result. Ano ba yung pangalan ng variable guys na nakalagay dun yung result? Ito si Sam. Bakit? Bakit si Sam? Ayan o, number 1 plus number 2 equals, ito si Sam. So ito ngayon yung i-declare natin dito, Sam. Okay? And then i-print natin, run. Okay, tignan natin kung gagana yung ating program. So ang task niya is mag-add. Okay, sabihin natin, ang una kong ilalagay is 20. Enter. Second number ko is 30. So, dapat, ang total nito is 50. Enter. Ang total ay 50. So, guys, ito, simple program lang to para maipakita sa inyo kung paano gumagana yung coding. So, dito, natatalakay na agad natin yung data types, yung integer, yung variable, at saka yung value. Ito na yung bagong value, guys. Okay, ano, diba? Hindi naman natin in-input yung total na sagot, eh. Pero nagkaroon ng value yung sum. Bakit? Kasi nagkaroon ng process. Nag-add yung num1 at num2. So, gumamit tayo nito, nitong addition. Okay, guys. So, I hope na may natutunan kayo dyan. Variable, data types, and value. So ngayon, speaking about addition guys, ito kailangan din natin itong matutunan. Isa to sa mga fundamentals ng programming. Yung tinatawag natin na mga operators. Okay, sisimulan natin sa ganito. Burahin muna natin yan. Pag-uusapan na natin yung mga operators. Basically, merong tatlong kategori ng operators ang pinag-aaralan sa umpisa ng programming or yung introduction to programming. Number 1 na dyan guys, yung arithmetic operators. So ito, alam ko, grade 1 pa lang pinag-aaralan na natin to. Yung add, subtract, multiply, and divide. Guro, hindi ko na kailangan paliwanag yan, guys. So, sa programming kasi, guys, ginagamit yung mga yan. Ang tawag dyan is arithmetic operators. Yung ikalawang kategory, guys, is yung relational operator. So, ito, mga grade 4. Yan, mga grade 4 or grade 3 na pag-aaralan na natin to. Yung greater than, less than, equal to. So, yun, guys, magiging dalawa na yung equal. Kasi, guys, nung elementary days natin, 5 is equal to 5, ganun. Pero sa programming, guys, magiging dalawa na. Kasi pag isa lang yung nilagay mong equal, hindi equal to ang kahulugan sa programming. Ibig sabihin nun, yun yung magiging value niya. So, kailangan dalawa yung ilagay mo. Ganun sa programming, yung equal to. Yung isa naman is not equal. So, merong exclamation point, tapos may equals, di ba? Kasi nung elementary days natin, pag not equal, equals, tapos may ganun. So, sa programming, wala namang ganung character. So, kailangan exclamation point at saka equals. Ibig sabihin nun, not equal to. Tapos, meron naman, ito, hindi to masyadong pinag-uusapan sa umpisa ng programming, yung tatlong
tatlong equals. Yung tatlong equals, guys, ibig sabihin naman nun, same value sila or same type. Yung kabaliktaran nun, guys, is exclamation point. Tapos dalawang equal, ibig sabihin nun, hindi sila same ng value and hindi rin sila same ng type. That's basically the relational operator. So, kumbaga, pagdating ng programming, nagkaroon lang ng mga variation. Kumbaga, nadagdagan lang ng konti. Pero the basic, guys, maintindihan nyo naman yun automatically pag nakita mo yung ganun, okay, greater than or less than. So, madali nang recognize yun. Itong ikatlong kategory, guys, ito naman, guys, familiar sa atin to. Pero yung logic nito yung magagamit natin sa programming. Ano nga ba yun, guys? Yung and, or, at saka yung not. So, paano nga ba natin ginagamit yung and? Pag ang ginamit nating logical operator is yung and, guys, ibig sabihin nun, dapat yung dalawang statement, dapat totoo yun. Kasi pag isa sa kanila yung mali, false na agad, okay? So, for example, guys, ganito. 1 and 2 are numbers. True or false? True. Kasi yung 1 and 2 are numbers. Pareho sila, yung both statements are true. Ngayon, kunyari, mali yung isang statements. Nilagay ko lang is 1 and Z are numbers. False na yun. Bakit? Kasi although true na number si number 1, pero si Z, hindi naman siya number eh. Okay? So, dahil N yung logical operators na gamit natin, false yun. Yung second logical operators naman is yung OR. So, dito kay OR, gagana yun, guys, kung isa lang yun totoo. For example, guys, coffee or tea. So, ang output nun is true pa rin. Kasi kahit naman coffee or tea yung inumin mo, you will still drink it. Pero kunyari, sands or rock. May maiinom ka pa dun. Diba? Parehas false yon. So, ang mangyayari, false na yon. So, yun ang rules ng OR na logical operators. So, magiging true lang siya, guys, pag isa dun sa dalawa is true. Pero pag parehas ng false, false na yung result. Ikatlong logical operator, guys, yun naman yung tinatawag natin na not. Ibig sabihin nun, guys, pag ang statement is false, ang result nun is true. Bakit? Kasi not yung gamit natin operators. Kumbaga, parang kabaliktaran siya, okay? Pag ang statement naman is true, so ang magiging output nun, guys, is false. So, guys, ang nangyayari dito, parang kabaliktaran siya nung statement yung output natin. Na-invert siya or na-reverse. Ganun yung ibig sabihin ng not na logical operators. So, again, guys, tatlo yan. Tatlong kategory. Arithmetic operators, yung mga add, subtract, divide, ganun. Yung relational operators, yung greater than, less than, equal, or not equal. And also, guys, yung logical operators, okay? Yung and, or, at saka not. So, ito, guys, usually, ito muna yung pinag-aaralan natin. Kasi after nating mapag-aralan to and mapamilyar raise natin itong mga operators na to, guys. Magsisimula na yung topic regarding controlled structures. So, dito na magsisimula yung mga controlled structures kagaya ng nested if, if-else statement, mga loop, while loop, or loop. Yan, yung mga basic structures na pinag-aaralan sa programming. Kasi hindi natin yan magagawa kung hindi natin maiintindihan yung operators. And ito, guys, hindi ko na siya inelaborate masyado yung mga operators. Hindi ko na pinakita sa inyo sa code. Kasi the structure will depend kung anong programming language yung ginagamit natin. Although yung mga operators will still remains the same. So guys, yung mga controlled structure, yung if-else, nested if, mga for loop, mga ganyan, meron na ako mga vlog niyan, guys. Doon ko maipapakita sa inyo ng malinaw yung demonstration kung paano ginagamit itong mga operators na to. So lalagay ko na lang yung link sa description sa baba, guys, ng mga topic ko about controlled structure. And again, guys, depende yan kung anong programming languages yung pinag-aaralan ninyo. But I'm quite sure na meron na akong video niyan, guys. I hope that this video is helpful to you, guys. And if you found it helpful and informative, guys, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And I will see you guys in my next update. Thank you so much for watching.